tatawagin natin ang ating trio tagapayo sa pangunguna ni Dr. Love. Mama Carla, napakadaling ituro ang alak sa bilang alibi natin doon sa ating mga kagaguhan na ginagawa, no? Kasi wala namang maipapaliwanag ang alak. Nananahimik lang yung alak, tayo umiinom. And yet, we claim that pag nalasing tayo, hindi natin alam yung ginagawa. Lumang katwira na yon. Kapag ikaw ay nag-blackout, baka pwedeng masabi ko hindi mo na alam kung ano nangyayari. Pero nakakainom din naman ako ng alak nung kabataan ko. At alam ko nangyayari pag ako'y nakakainom ng alak, conscious ka pa rin. Nakakalungkot lang sa isang maliit na community. Eh kayong dalawang ubod ng gaganda. Uod ng gagandang mga contestant. Ubod, ubod, ubod po. Ubod, ubod, apo, ubod. Eh, kayo ang magkalaban sa entablado. Pagkatapos ng show, dapat tapos na yun. Wala nang away-away pa. Napakaliit. I'll be very honest with you. Kami, lagi naming tinitingnan ang kilos sa mga LGBTQIA. Dapat ba namin kayong respetuhin? Dapat ba naming ibigay sa inyo yung mga demands ninyo na tratuhin kayo na kapantay ng iba? Pag nakikita namin kasi minsan, kayo mismo, hindi nyo naman kasi nire-respeto ang sarili nyo. Ayaw nyong ilagay yung sarili nyo sa dapat na posisyon. Doon kami nagbabago ng isip na parang naglulukuhan lang tayo sa LGBTQIA. Alam niyo, ipakita natin sa community that we understand each other. Pakita natin that you care, may compassion kayo. After all, iisa ang takbo ng isip niyo, di ba? Pero pag sa buong komunidad ay nakaka-antawag nuisance na kayo, nakakairita na kayo sa buong barangay, something is terribly wrong with you people, no? Sana lang maibalik yung kapayapaan doon sa inyong lugar. At bago matapos ang programa natin, Adam, sana maiayos yung dalawa kasi magkaibigan naman kayo dati. At yung mga accusations ninyo, wala naman yatang basihan. Wala naman yatang evidences, di ba? Pag-aralan nyo, baka magkasundo kayo uli. Ha? Para makita ng tao na kagalang-galang pala ang mga kapatid nating LGBTQIA. Salamat. Maraming salamat, Dr. Love. Attorney Lorna, kayo naman po. Maraming salamat, Mama Carl. No? Ngayon, yung ginagawa nyo, yung pagbabasag ng bote, yung nagwawala kayo paglasing, eh alarm and scandal yan. Lalo na Adam o lalo na Pinky, kung sino man na may kasalanan yan, pag hindi na dalawang tao, meron ng Karen, meron ng Warren, meron na ring iba diyan, e public scandal na yan, alarm and scandal. Alam nyo, kung magaling ng barangay ninyo, takutin kayo kasi may penalty yan. 1,000 to 40,000 pesos yan. Or imprisonment ng 1 month to 6 months. Gusto nyo ba na doon na lang tayo magkita-kita sa preso? Kung napakagrabe naman, hindi lang alarm and scandal, tinatawag na unjust vexation. Yung dinadagdagan nyo pa ng hindi lang after nakainom kayo, nagsisiraan pa kayo, nakaka-cause yan ng emotional distress. Ang tawag dyan, unjust vexation. Ay nako mga iha-iho, mas malaki ang penalty nun. So, huwag na tayong ganun, magkaibigan na lang tayo para pagkaibigan kayo, mas tatanggapin kayo ng trio tagapagpayo at ng buong sosyedad. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Ngayon naman, dumako tayo sa karagdagan pang mga payo, Doctora Camille. Thank you, Mama Carl. Okay. Biglang bibigyan liwanag ko lang yung sinabi kanina ni Dr. Love, yung increased sexual activity. Actually, ito sa mga kababaihan ito. Dahil kasi, ang mga kababaihan, pag umiinom, tumataas ang male
testosterone level. Meron tayo parehas noon. So pag tumaas ang male testosterone level, doon nagiging sexually ang feeling natin, sexy tayo. Tapos mas ano tayo, mas tumataas yung libido natin. Kaya ganon. Kaya nga sinasabi ko nga, kung masyadong nagiging aktibo tayo sa pagdating ng ganyan, napapansin niya, di ba, may mga kabataan na paano nangyari yung ganitong sitwasyon? Nag-inuman lang, nagkaganito na, meron na buntis o kaya naman may nangyari sa kanila. It's because nawawala nga inhibitions natin at the same time tumataas yung ating ang testosterone level. Ngayon kakaiba naman sa mga kalalakihan. Kasi pagdating sa pagkakataon ng ganyan, kumisan talagang mahirap para sa kanila gawin yung mga sexual activity dahil mas bumababa naman yung pag-agos ng dugo, yung blood flow. So baligtad siya. Kaya pero dahil sa kadahilanan na napaka-visual na mga kalalakihan, kaya meron talagang pangyayaring ganon. Okay, yung mga babae na naging lalaki or mga lalaki na naging babae, sinasabi nga ni Attorney Kay, dahil depende po yun kung ano pong hormones ang... Kasi iba nagtitake ng hormones. So kung ano yung tinitake mong hormones, yun na magpapalakas na it's either lumakas ba yung testosterone level or yung estrogen level. Kaya kung halimbawa sa mga Becky, kung umiinom sila ng hormones, di mas makikita nyo na talagang lalabas yung nagiging sexually active din sila. Na hindi katulad po ng sa mga talagang ano sa males po. And then ang isang factor dito no, sabi nga ni Dr. Lab, bakit kailangan magpalit ng pangalan? Alam mo Pinky Rose, ito yung tinatawag nating enabler. Pag enabler ka, ang alam mo gusto mong maiba yung buhay mo. Pero actually yung ginagawa mong pagpalit na sa pangalan lang, sinisira mo yung buhay mo. It's a self-destructive behavior. Meaning to say, bakit kailangan magpakasama ka? Samantalang alam mo mabuti kang tao, hindi kinakailangan sa pangalan or sa attitude or sa behavior ang pagkasira ng tao. Mas dapat maging mabuti ka pa. Kung ikaw siguro pinakita mo na mas maging mabuti kang tao, doon ako maniniwala na ang isang LGBT, kahit na sabihin nila na decency is subjective, pero yung ginagawa mo ay katanggap-tanggap sa komunidad, pinakita mo ang kahalagahan ng isang mabuting tao, ang isang dapat ay Ami Rose or yung kung ano man yung tunay mong pangalan. Dahil kasi ikaw magiging modelo sa ibang mga Becky. Yun lang. Maraming salamat, Dr. Camille.